Yo! What's up, mga kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ngayong gabi, mga bayang Canaries, time make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi, mga bayang Canaries, ay meron tayo muling konting silip, giya, at waste analysis sa karera para po ngayong araw ng Sabado, October 28, 2023, third day racing dito po sa Metro Turf Malbar, Batangas, at meron po sila ng 8 races na magkisimula po sa ganap na alas 3 ng hapon. Pagpaumanhin, mga bayang Canaries, kung di natapat sa ating mga giya ngayong araw ng Biyernes, ha, medyo talagang naging balance talaga yung karera, medyo semi-yamado. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo at pasensya kung hindi po natapat sa ating mga giya, mga pangdihado po natin. At I hope this Saturday, makabawi po ako sa inyo, mga bayang Canaries. Na siyempre, hindi ko na rin papatagalin agad dyan. Pupunta natin agad dyan, bayang Canaries, matapos lamang yung ating maikling intro. Kaya, let's go, mga kayo Cubs! At yun, mga bayang Canarista at ang ating mga kayo Cubs, mayroon nga po tayong 8 races ngayong araw po ng Sabado. Siyempre, mayroon tayong dalawang set ng pick 5, isang winner take all, isang pick 6 at isang pick 4. Maganda yung lineup natin, mayroon tayong dalawang maiden stake race, mga bayang Canarista. At sa Sunday races po pala, puro milya po yung ating distansya, maliban po rin sa ating main highlight race po na Presidential Silver Cup. Mapalawis group po, itatakbo ng milya. Sigurado ko, pwedeng makadihado yung mga nag-aabang ng tamang champion, mga bayang Canarista. Kaya ito, simulan ko na natin mga konting silip at giya ngayong araw ng Sabado. Wala nang patumpit-tumpit pa, siyempre. Good luck po sa inyong lahat. Happy racing and start na po tayo. Race number 1. Dito mag-start ating first pick pag event. 1400 yung ating distansya. Sa itong 3-year-old and above maiden race, meron tayong 6 runners na maglalaban-laban dito sa distansyang 1400 meters. Pero 5 betting numbers lang to, bayang kanerista. Dito po, first choice ko. Tingin ko horse to beat sa kanera na to. Galing sa mahabang pahinga, numero 6 is Tulong Gis Daw. Nare-raindown po ni Kelvin Abobo. Ito yung kabayan na ito, huling takbo, may 129.6 lamang sa 1400. Dumating itong pang-8, 5-4 yung naging alis niya out of 12 runners na naglaban-laban sa isang 3-year-old maiden. At yung po ng April 14 kung saan ang nanalo po sa maiden na yun, yung kabayan si Gandatay. Same rider pa rin tayo, Kelvin Abobo. Pasa nagbabalik pistang numero 6 na si Tulong Gis Daw. Second choice ko, medyo sanay na sa takbuhan ito, mga bayang kanisa. Ito pwede ko magbigay ng upset sa kanya. Numero 2, Brightside. Nare-rendahan po ni JB Bakaykay. Ito naman, last run may 129 lamang, mga bayang kanisa. Tarsera po ito dumating. 3-4 yung naging alis niya. Out of 7 runners na naglaban-laban sa isang 3-year-old maiden po. At yung po na October 22 naman, kung saan nakalaban niya po doon. Yung imported horse na si Eye in the Sky. Same rider pa rin tayo ito, JB Bakaykay. Para sa ating numero 2 na si Brightside. Race number 1 po, bayang kanarista. First choice ko po muli, numero 6, Tulong Gis Daw. Second choice, numero 2, Brightside. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 2, kung saan magsisimula yung ating winner take all event. 1400 muli ating distansya, 2-year-old maiden stakes, maiden race pala, sorry, stake race ulit. Maiden race, bayang kanarista. Meron tayo ditong 8 runners, but 7 in betting number lamang po. Dito po, first choice ko, numero 2, Giselle's Love. Nare-rendahan po ni O.V. Cortez. Itong si Giselle's Love, alam ko, inihahanda sa stake race, pero hindi na isali, bayang kanarista. Meron lamang itong 115.4, huling takbo sa 1200, nanalo po ito. 1 out of 1 yung naging outings niya. Sa dalawa silang naglaban-laban lamang sa isang barrier run noong August 18 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Hot Legs. Same rider pa rin tayo, O'Neil P. Cortez, para sa ating numero 2 na si Giselle's Love. Second choice ko, horse to beat. Sigurado ko, ito yamad sa kaya na to. Numero 3, Espolarium. Narerendahan po ni Elvin Abrea. Ito namang si Espolarium, may 127.6 last run. Tarsera ito, 1 out of 1, or kumbaga, uno-uno yung naging alis niya out of 8 runners na naglaban-laban sa isang special race po. At yung po ng October 8, kung saan ang nanalo po doon, yung namamayagpag ngayong si Bea Bell.
From Pati Dilemma, this time po Elvin Abreya ang rarenda para sa ating numero 3 na si Ispo Larium. Race number 2, mga bayang kalerista. 2-year-old maiden, may mga iba rito, tago pa yung preba. Kaya kung may nasisipat pa po kayo, eh dagdag na lamang po tayo. First choice ko po muli, numero 2, Giselle's Love. Second choice yung horse to beat na numero 3 na si Ispo Larium. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 3. Other 1400 na distansya. Philracom rating base class 3, 47 to 53. Start na ating pick 6 event at meron tayong 8 kalahok na maglalaban-laban dito sa kalera na ito. Dito po, first choice ko last time, hindi na maganda yung naging salida pero this time din ko sasalida ng maayos to. Numero 1, Summer Brew. Nareredahan po ni Jeffrey Tagulaw Sarate. Last run, dumating lamang tercera, may 126.8. 4-2 yung naging alis niya out of 6 runners na naglaban-laban. Same rating base na rin po, 47 to 53. At yun po, ng last week lamang, October 22, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Enigma 1. From Jim El Ciego, this time po, JT Say na ang rerenda para sa ating numero 1 na si Summer Brew. Second choice ko to, wag lang mabugaw sa alisan din ko pag nakapresyo na maaga, baka magtuloy to eh, medyo nabitin to last time. Numero 8, Cat Bell, narerendahan po ni Pabs M. Cabalejo. Nandun din sa kaira nila Enigma 1, medyo malayo nga lang talaga yung pinanggalingan nito last time. At meron naman tong 125 plat, segunda nga po to. Sa isa kanya naging alis, bugaw po sa lato ng alisan mga bayang karisa. Out of 6 runners, same rating base po, same date din ha, October 22, at same din yung nanalo si Enigma 1. Same rider pa rin tayo rito, Pabs M. Cabalejo, tingin ko gamay na niya itong numero 8 na si Cat Bell. Isinasama ko pong third choice, maaaring sumunod lang or maaaring rin magbigay ng pressure sa unahan, itong numero 5 na si La Liga Pilipina. Narerendahan po ni A.R. Villegas itong si La Liga Pilipina. Last time medyo hindi naman gano'ng ginalaban to. Meron to 125.4, dumating itong pang 5. 4-3 yung naging alis niya out of 8 runners na naglaban-laban sa isang special race noong October 15. Kung saan ang nanalo po doon yung come from behind na kabayong si Ambisyoso. Same rider pa rin tayo rito, A.R. Villegas, para sa ating numero 5 na si La Liga Pilipina. Race number 3, mga bayang kalista, marami kasing matuloy nito kagaya ng Summer Brew, Sir William, Lives Get Better. Kung makakaling magkakaroon po ng early speed, eh pwedeng mapabot sa mga derimate. Kung hindi naman po, eh baka pwedeng dumiskarte lamang yung mga maaaring isunod lang. Kaya kung may napupusuan kayo, mga bayang kalista, eh dagdag na lamang po tayo ha. First choice ko po muli, numero 1, Summer Brew. Second choice, numero 8, Cat Bell. At third choice, yung stakes race campaigner, yung numero 5, si La Liga Pilipina. Good luck po. At dako na tayo dito sa ating race number 4, kung saan magsisimula yung second set nating pick-up event. Philracom rating base class 5, 11 to 15 split. 1400 muli ating distansya at meron tayong 8 runners na maglalaban-laban dito sa kalera na ito. Dito, bayang kanalista, first choice ko, galing sa dalawang dikit na panalan, nag-uumento, numero 4, Hakim, narerendahan po ni Elvin Abreya. Last run nanalo to, may 126 plus sa 1400, 2-3 yung naging alis. Out of 9 runners na naglaban-laban, sa isang special race po at yung po na October 15, tinalo niya po doon yung kabayong si Hombre. Same rider pa rin, gamay na gamay to, ni Elvin Abreya, itong ating numero 4 na si Hakim. Second choice ko to naman, last time, medyo inabot lamang to, medyo pamita na to bilang dumating yung kalaban niya eh. Numero 7, Captain Det-Det, narerenda na po ngayon, nagbabalik, RM Adona to, gamay na gamay ni RM Adona tong kabay na to. Last run, may 114.8 lamang, dumating po itong segunda out of 8 runners na naglaban-laban, sa isang rating base 11 to 15 po, at yun po na October 20 naman, kung saan nga po, inabot siya doon ng kabayong si Caloocan Girl. From KE Malapira, this time po, balik ang renda kay RM Adona, para sa ating numero 7 na si Captain Det-Det. Isinasama ko pong third choice, mga bayang kalista, magandang dihado. Pag napabayaan sa unahan, eh tingin ko pwedeng makachamba to dito, bayang kalista. Numero 3, Solo Air ito, Hang Loose, narerendahan po ni O'Neal P. Cortez. Ito namang si Hang Loose, last run, may 129.4. Dumating itong pang-apat, 1-1 yung naging alis niya out of 6 rounds na naglaban-laban. Isang rating base, 11 to 15 din po. At yun po, noong October 21, kung saan ang nanalo po doon, yung nakaswak sa balyang si Aliana. From IA Aguila, this time po, O'Neal Cortez ang rerenda para sa ating numero 3 na si Hang Loose. Itong kabayan ito, mga bayang kalista, kahit 1400 to, kung mabibigyan ng dalawang kwartos to, tingin ko, meta nila aabutan sigurado. Race number 4 po, bayang kalista, first choice ko po muli, numero 4, Hakim.
Second choice numero 7, Captain Det-Det. At third choice, yung magdadalang martyang numero 3 na si Hang Luz. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 5, kung saan parating ang ating first Peak 5 event. Start naman po ito ng ating Peak 4 event. Pilra Commuting Base Class 4, 22-27 split. 1400 yung ating distance at meron tayong 11 runners na maglalaban-laban sa karera na ito. Dito po bayang kalarista, pass muna ako kay Sandan sa pero kukursa na niyo po, kayo na pong bahalang magdagdag na lamang sa kanya. First choice ko po, last week long shot ko, this time long shot ko pa rin. Numero 6, Jean Jenny. Nare-rendahan po muli ni AR Villegas, last time medyo ginalawan na to eh. May 126.8 to last run, natarsera to. 5-5 yung naging alis niya, out of 9 runners sa naglaban-laban, same rating base na rin po, 22-27. At yung po na October 21, kung saan ang nanalo po roon last race, yung kabayon si Runway 10. Same rider pa rin tayo, AR Villegas, para sa ating long shot na numero 6 na si Jean Jenny. Second choice ko, nag-aabang lang ng tamang siya po, binalik kay Pau Pau yung renta, gamay ni Pau Pau to eh. Numero 5, Work From Home. Ito naman, last time may 127 flat, mga bayang kalerista. Natarsera po ito. 5-5 rin yung naging alis niya, out of 8 runs na naglaban-laban. Same rating base na rin po, 22-27. At yung po ng October 22 naman, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si Grand Majesty. From Mark A. Alvarez, balik ang renta kay Pau Pau Guse para sa ating numero 5 na si Work From Home. Isinasama ko pong third choice, mga bayang kalista to, medyo nag-u-mentor ito, medyo malakas yung mga nakalaban last time. Numero 4, Amor Mi Amor. Nare-rendahan po muli ni ngayon ni RM Adona to, gamay niya tong kabahay na to. Si Amor Mi Amor may 113.2 sa 1200, dumating itong pang-anim. 3-3 yung naging alis niya out of 8 runners na naglaban-laban sa isang merge race po. Rating base 22-33 at yung po na September 26 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Keep the Trick. From KA Malapira, balik ang renda sa kanyang regular jockey, RM Adona. Para sa ating numero 4 na si Amor Mi Amor. Race number 5 po, mga bayang kalalisa. Kung may napupusong po kayo, dagdag na lamang tayo, sorry. First choice ko po muli rito, number 6, Long Shot, Jean Jenny. Second choice, numero 5, Work From Home. At third choice, yung numero 4, si Amor Mi Amor. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 6. Isa itong Pilra Commuting Base Class 5. 5-point split. 1400 muli ating distansya at meron tayong 7 runners na maglalaban-laban to. Anybody's result na naman tong rating base 5 na to. Pagandahan ng kondisyon ng kabayo rito. Dito po, first choice ko, gaya na nabanggit ko last time sa video ko, numero 5, Queensland. Nare-rendahan po ni Virgomel Galieta. Last time sinubukan na to. May 126.4 to, natasera to sa 1200. 4-5 yung naging alis niya, out of 8 runners na naglaban-laban sa isang rating base 5 po. At yung po na October 18, kung saan ang nanalo po doon, yung kabayong si I'll Have Another. Same rider pa rin tayo, Virgomel Galieta, para sa ating numero 5 na si Queensland. Second choice ko to, wag lang maiiwan sa alisan, tingin ko malaki panalo nito, medyo mababang-mababa na rin talaga rito. Numero 1, Let It Shine, nare-rendahan po ni Adrian Bupete. Ito naman may 129.8 sa 1400, dumating itong panglima. 8-9 yung naging alis, out of 13 runners na naglaban-laban. Rating base 5 din po at yung po na September 24 naman, last race, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Magnolia Ashley. From Danny Boy Camanero, balik ang renda kay Adrian Dupete para sa ating numero 1 na si Let It Shine. Isinasama ko ang third choice ito, wag lang talagang maiiwan sa alis na pag nakapwesto na maaga, dadaan lang sa harapan nila. Numero 3, Speak Easy. Narerendahan po muli ni Allison Pabilik. Last run, may 129 flat sa 1400. 8-8 yung naging alis ito. Segundo to dumating, mga bayang kararista, out of 8 runners na naglaban-laban sa isang special race po no October 15 kung saan nakalaban niya doon yung nayamadong si I Love Matty. Same rider na rin tayo, Allison Pabilik, para sa ating numero 3 na si Speak Easy. Race number 6 po, mga bayang kararista. First choice ko po muli, numero 5, Queensland. Second choice, numero 1, Let It Shine. At third choice, yung numero 3 na si Speak Easy. Good luck po. At narito na tayo sa ating penultimate race ngayong araw ng Sabado, race number 7. Sa itong Pilra Commuting Base Class 5, 6, and 10 split bracket, 1400 muli ating distansya at meron tayong 10 runners na maglalaban-laban dito po sa karera na ito. Dito mga bayang kalisa, first choice ko last time, medyo nabidin na ito, maganda na tinakbo. Numero 1, Advocacy.
Narerendahan po ni JB Bakaykay. Last run po, segunda ito. May 129 point po ito. Sa 7 naging alis niya. Out of 8 runs na naglaban-laban. Sa isang rating B6 and 10. At yung po noong October 22 kung saan ang nanalo nga po doon yung nayamadong si Love Radio. Same rider na rin tayo dito, JB Bakaykay. Para sa ating numero 1 na si Adbo. Kasi second choice ko, maaaring madihadyo pa rin ito sa mga bayang kayo sa magandang dihado talaga ito pag nakapwesto ng maaga. Numero 5, Asik Pulse. Narerendahan po ni CA Reyes. Last run naman ito mga bayang kayo sa may 128.2. Natarsera po ito, 12-9 naging alis niya out of 14 runs na naglaban-laban. Sa isang rating may 6 and 10. Noong October 14 po, kung saan ang nanalo po doon yung kabayang si Best Offer. Same rider na rin tayo, Charles Reyes. Para sa ating numero 5 na si Asik Pulse. Isinasama ko pong third choice, numero 7, Himanshi. Narerendahan po muli ni GRD Ocampo. To last run, doon din sa laki na karirang nila Love Radio ay may 129.6 naman. Dumating itong tarsera, 3-3 yung naging alis niya. Out of 8 runs na naglaban-laban. Same rating base po, 6 and 10. At yun po, nung October 22, kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Love Radio. Same rider pa rin tayo, GRD Ocampo. Para sa ating numero 7 na si Himanshi. Race number 7, penultimate race ngayong araw po ng Sabado, Bayang Kalista. Kung may napupusuan pa po kayo, dagdag na lamang po tayo rito ha. First choice ko po muli, numero 1, Advocacy. Second choice, numero 5, Asik Pulse. At third choice, yung numero 7 na si Himanshi. Good luck po. At yun mga Bayang Kalista, nandito tayo sa ating huling karera ngayong araw po ng Sabado. Para tingnan po ito na ating mga paboritong exotic bets, take all, pick 6, pick 5 at pick 4. Eh, sa itong Pilra Combating Base Class 4, 2833. 1400 yung ating distansya at meron tayong 13 runners but 12 in betting number lamang po. Dito po, first choice ko, nagbabalik galing sa mahabang pahinga, numero 1, Tad Sama. Narerendahan po ni Jan Alvin Guse, itong si Tasama ay may 126.8 na huling takbo. Dumating itong pang-8, 8-7 naging alis niya out of 10 runners na naglaban-laban. Sa isang rating base, 34-39 po at yung po ng January 6 pa kung saan ang nanalo po doon yung kabayang si Ambisyoso. From Ona Torres, first time sasakyan to ni Jan Alvin Guse. Itong numero 1 na si Tazama. Second choice ko, numero 13, Save My Savings. Narerendahan po ni O'Neal Cortez. Last time, magandang tinakbo nito. Magaling lang talaga yung nakalaban. Meron tong 112.2. Siguro ito dumating. 2-2 yung naging alits niya. Out of 6 hours na naglaban-laban. Sa isang merge race na rating base 28-39. At yung po na October 18, kung saan ang nanalo nga po doon. Yung heavy favorite na si Payrose Treasure. Same rider pa rin tayo, O'Neal Cortez, para sa ating numero 13 na si Save My Savings. Isinasama ko pong third choice, Lone Imported Horse in this race, mga bayang kalista. Dahil hindi lang pala, sorry, meron po pala isa rito si Sabawani. Itong numero 9 na si Magandang Dilag, narerendahan po ngayon ni Jeffrey Tagulaw Sarate. Magandang Dilag, meron tong 112.6 sa 1200 kung saan nanalo to noon. 4-2 yung naging alis niya, out of 5 runs na naglaban-laban sa kanyang maiden assignment. At yung po na September 8 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Dreams of the World. From Pabs M. Cabaleo, this time po JT Sayang Lerenda, pa sa ating important horse na numero 9 na si Magandang Dilag. Race number 8 mga bayang kalisa, paratingan po ito. Kung may napupusuan pa po kayo, ha, dagdag na lamang tayo, medyo magandang karera din po ito. First choice ko po muli, numero 1, Tasama. Second choice, numero 13, Save My Savings. At third choice, yung numero 9 na si Magandang Dilag. Good luck po. At yun mga bayang kanalista at ang ating mga kayokabs ay natapos itong ating maikiling video na ating konting silip at giya ngayong araw po ng Sabado na sana po makatulong sa inyong diskarte at pananaya at makabawi po ako medyo inolas yung giya natin ngayong araw po ng Biyernes. Mga bayang kanalista, lagi ko po pinapara sa inyo na sariling aral ko lamang po ito, puro-kuro at opinion po sa karera, maaari nyo pong sundin or maaari naman pong hindi. Pagdating po ng tayaan sa takilya, mas always po palaging mananayag yung sarili niyong kursunada. At syempre, bayang kaderista, kayo pa din po yung masusunod. Good luck po sa inyong lahat and have a blessed weekend racing po. Sana po magsitama po tayo ngayong araw ng Sabado para po eh, ipandagdag tayo po nun pagdating po ng Sunday races na talagang mahirap yung karera, puro milya pa yung ating distansya. At muli mga bayang kalista, ako po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok. Suporta pala yun dito sa ating YouTube channel. Kundi po dahil sa inyo, wala po ako ngayon dito sa ating YouTube platform. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat.
at makakaasa po kayo na always time may mga upload na video about sa karera po, upcoming events, mga dapat abangan, racing schedule po, ay always ko po i-upload sa ating YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala, Bayang Karerista, lalo na siyempre sa mga solid natin diyang mga kayo, Cubs. At bago po ako matapos sa ating video, paraanin ko lang po itong ating ilang shoutout sa mga bayang kayo sa atin na nag-comment dito sa ating video noong araw po ng Biyernes. Shoutout nga po pala at magandang gabi kay Sir Jordan Palma, Mary Jane Ubalde, Eduardo Dominguez, Leonardo Castillon, ganoon din kay Sir Glenn Santa Maria, at pinapagit na ng shoutout ko mga suki, sila Neil, Atoy, Tatay Nonoy, Robert XO Jun at Chairman Art. Ganoon din kay Boss Jeff, pa-shoutout po yan mula kay Sir Glenn Santa Maria. Shoutout din pala kay Marlo Resurrection, Roger Katahay, Julius Ropols, Roger Soriano, Alexander Binuya, Elmer Hernandez, Second Musod ng Tondo, at kay Signature Moves. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po palagi sa pagbisita dito sa ating YouTube channel. At sana po magsitama kayo ngayong araw na Sabado. At yun po, mga bayang karisa at ating mga kayokops, magkita kita lang sa susunod pong upload na video. Ito po ang inyong lingkod, Master Likim, na always po nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na ang karera po talagang dapat libangan lamang, dahil ito'y tsambahan lang at tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas, pero pag pinagbigyan po tayo siyempre ng nasa taas, huwag po tayong kalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa kaysa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po muli sa inyo lahat and happy racing sa mga pupunta po na OTBs para maagang pumila at tumaya. Stay safe everyone, Bayang Karerista, God bless, lalo na sa mga solid natin diyang mga Kayo Cubs.